One more. Sa ikatlong International Virtual Conference ng National Youth Movement for the West Philippine Sea, nagbabala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na labag sa charter ng United Nations at sa umiiral na UN Convention on the Law of the Sea, ang bagong Coast Guard Law ng China. Sa ilalim kasi ng batas na ito, pwedeng paputukan ng mga tropang Chino ang mga banyagang barko na papasok sa dagat at teritoryong inaangkin ng China. Giit ni Carpio, malaking banta ito sa seguridad ng mga bansa sa rehiyon na umaangkin din sa iba-ibang bahagi ng South China Sea at maging sa malayang paglalayag sa laot ng iba pang bansa sa mundo. Maaari naman anyang questionin ang legalidad ng China Coast Guard Law sa International Court. There is a way to question the validity of that law under international law, under UNCLOS. Even now, even before China has actually implemented it, Vietnam, Malaysia, Indonesia can file a case questioning the nine dash line, questioning the claim of China that China has a traditional fishing right to fish in the EEZ of Vietnam, Malaysia, and Indonesia. Aminado si Carpio na ang Pangulo ang chief architect ng foreign policy ng bansa. Subalit, mayroong pwedeng gawin ng Kongreso para protektahan ang teritoryo ng bansa. Congress can, for example, pass a law declaring certain areas or maybe all the islands possessed by the Philippines as a marine protected area, and start a process where other countries will also declare their possessions there as marine protected area. Pero sa ngayon anya, hati umano ang posisyon ng Pangulo at ilang adviser at miyembro ng gabinete sa usapin ng West Philippine Sea. The gag order of President Duterte shows that the president and his advisors, basically the defense and foreign affairs advisors, are not in sync, because the defense secretary and the foreign secretary are very vocal in defending Philippine sovereignty and sovereign rights, very vocal in asserting that the Navy and the Coast Guard should patrol the West Philippine Sea. And so that really goes against the pronouncements of the president. Pero nauna nang iginiit ng Malacanang na malinaw ang posisyon ng administrasyon sa issue. Walang nawalang teritoryo sa panahon ni Presidente Duterte, at patuloy na pinanindigan ng ating presidente ang soberenya at ang sovereign rights ng ating bayan. Para sa political analyst na si Ramon Casiple, kailangang mag-usap-usap ang mga bansa na umaangkin sa South China Sea at huwag ilimita ito sa bilateral discussion tulad ng pag-uusap ng China at Pilipinas lamang. The first thing that should be done is for all those concerned to talk it over. Call a meeting and have a unified position after that. Para sa ilang international maritime experts, mas mahalaga sa suporta sa ipinaglalaban ng Pilipinas ang paninindigan mismo ng bansa at ang inisyatiba nitong hingin ang suporta ng mga kaalyadong bansa. Paliwanag ni Assistant Professor Pooja Bhatt ng Rashtriya Rakshita University sa India, kailangan ang malakas na international support para epektibong maigiit ng Pilipinas ang posisyon nito sa pinag-aagawang dagat. Wala anyang tutulong kung hindi ito hihingin ng Pilipinas at sabihin kung anong klaseng tulong ang nais nito. Robert Mano, ABS-CBN News.